Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Broke Production, and I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Bulok na Prutas Karimlan, Zundang X Lilik. Yeah, maraming salamat sa mga nag-send neto, no? Di lang nag-send, tinag pa. Tapos, na-request pa. Ang dami pala nagpa-request neto. Maraming salamat kasi na-appreciate ko na gusto nyong i-react ko siya. I mean, gawin na natin to, guys, pero sa mga bago, kung bago ka lang rito sa channel ko, i-like mo na yung video, i-share mo, tapos mag-subscribe ka na. Segundo lang naman yun eh. Kung hindi naman, okay lang, walang problema dun. I-like mo na natin yung video. Subscribe na rin tayo sa Kalasag ng Karimlan Clan. KKK. Yan. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa akin, nagsasubscribe at mga pumapollow sa page natin. Pasensya na kayo, wala masyadong issue na nangyayari kasi yung mga issue na nangyayari ngayon, medyo nagda-die na, namamatay na, humuhupa na. Kaya ngayon, nag-isip na lang ako, baka tuloy-tuloy lang yung pag-reaction video natin. You know, iwas muna tayo sa mga pribadong drama na hindi, wala namang kinalaman sa pag-react natin. Ganun pa man, kung bago ka lang rito, maraming salamat at napatambay ka. Hopefully, tinatapos mo yung video. Yun na lang. Ganun pa man, bago ang lahat, I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Gawin na natin to, guys, para makarami tayo. Bulok na Prutas Karimlan, Zundang and Lilik. Yung pala, sinashoutout ko yung palagi doon sa ano natin, sa page natin, Ces Palma, Fernand Baluyot, sino pa ba, si Rico Basero, si Jedrick, lagi silang nandoon, you know, si Lagilitero as well, you know. Maraming salamat sa pagtambay, guys, ha. Alam ko lagi kayo 24/7 sa Facebook. Hindi mo natin magawa yun dahil, you know, mayroon kasing app dito na mas pinagkakabalan ko, tulad ng Twitter, tulad ng Instagram, Snapchat, yeah. TikTok din minsan. Mag-TikTok na rin kayo. Ganoon lang pala, guys, para makarami tayo. Bulok na Prutas Karimlan, Zundang XDDX. Sana natin, guys. Hopefully pala, maliitan ko lang, you know, maliitan. Sinusubukan ko talagang liitan. Sinusubukan ko na hindi na ako masyado magkwento, magkomento. Gusto ko na lang talaga paanggan para maliit lang yung reaction natin. Tuloy natin. Magaling kang kupal ka. Wow. Pinakisamahan ka namin. Pinatuloy. Pinakain. Wow. Ang ganda ng dito ng intro, no? Kasi kumbaga sinasabi niya yung sama ng loob niya sa pangyayari na naganap. Kumbaga kasi marami kasi tayong galit, guys. Marami tayong pagnanais, marami tayong pagnanasa. At the same time, marami rin tayong himutok. Marami tayong galit, maraming klase ng tampo, maraming klase ng galit din. Pwedeng galit sa tao, galit sa nangyayari sa'yo, pwede din galit sa ginawa ng isang tao, pwede din sa ginawa niya, di ba, yung sa sarili mo, pwede rin galit sa sitwasyon, galit sa pangyayari, you know, maraming klase ng galit, guys, kaya minsan isipin natin kung ano bang galit meron tayo at ano bang nararamdaman natin galit. Galit ba dahil sa pakiramdam na natamo natin? Galit ba dahil sa pakiramdam na binigay sa atin? Kasi ang unang-unang problema sa atin, guys, bilang isang mga tao, alipin tayo. Alipin tayo ng emosyon na binibigay sa atin ng kapwa natin. At sana, huwag tayo maging ganun, guys. Na lakasan natin ang loob natin na minsan, pag binigay sa atin yung isang salita, nasasaktan tayo, tas nagpapakaalipin tayo doon, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, to the point na nasisira yung buong mundo natin dahil sa bagay na yun. Sana lakasan ninyo yung loob ninyo. Sa ganitong paraan, guys, sa sinasabi niya, naglalabas siya ng sama ng loob niya, sa pangyayari, kung bakit nagawa sa kanya to. Eto, guys, package to na sama ng loob. Kumbaga, lahat ng klase ng sama ng loob nandirito. Pinagkatiwalaan kanya, pinakain kanya, pinatuloy kanya. Kumbaga, ang gusto niyang iparating para siyang trainer. Alam niyo naman ako, guys, ayoko sa mga traitor, guys. Mapapamura talaga ako dahil isa yan sa mga ayoko, ang katraidoran. Kasi hindi naman natin talaga yan ugali. Hindi ugaling Pilipino kasi yun, guys. Ang ugali ng Pilipino, guys, bahala na.
hanggang sa genes natin nandoon yun. Pero dahil nga nahaluan tayo ng iba't ibang klase ng lahi, yung napaka-importante na itong dalawang klase ng pag-uugali, yung makapili, yung pagta-trader, at saka mga chismis, hindi natin ugali yun, guys. Hindi natin ugali yun. Mapapansin ninyo na ang mga tao, mga Pilipino, hindi nila sinasabi, oy, sabi ni ganito, ganto ka daw. Walang ganon, di ba? Maralaman mo na lang, mararamdaman mo na lang na parang pinag-uusapan ka, pero hindi sinasabi sa'yo. Kasi nga, nandun pa rin yung ugali natin na hindi tayo ganon. Kasi usually kasi, pag chismis, sinasabi niya sa'yo, sasabihin ko sa'yo, alam mo, sabi ni ano, ganito yung sinabi niya sa'yo. Yun, chismis talaga yun. Diba? Yung parang pinapaalam niya sa'yo kung ano yung pinagsasabi ng iba. Pero kung nakaupo ka lang dyan, tapos nararamdaman mo pinag-uusapan ka nila, hindi nga kasi natin yun ugali, guys. Eh. Pati yung pagta-tridor na yan, Spanish kasi yan, guys. Eh. Hindi yan sa atin. Tuloy natin. Wow. Yun know, big props dun sa ginamit na musika, no? Kasi yung background niya sumasalamin yun sa ano natin eh. Sa historical music natin. Kasi ang musika natin, guys, tunog ganyan. Ewan ko kung anong klase ng tunog yan, pero napaka-kundiman. Pag sinabi natin kundiman, yung musika natin mala tungkol sa pakiramdam. Eh, nakakatuwa na tingnan na, at mapakinggan na meron tayong mga musika na ganyan, you know, na nai-apply natin sa modernong panahon. You know. Tuloy natin. Balikan lang natin ng konti. Isa kang bulok na prutas! Oo! Bulok na prutas! Isa sa matamis na ubas, yung pala bulok na prutas. Wow! Ang nakagat lumabas, ay mapahit na katas. Tungkas, kahit nilabas ka pa naman bukas. Wow. Galing naman nito. Yun dati, wow. Sino ba ito? Zundang. So tingin ko meron lang ano, you know, para sa akin ah. Kung gusto niyo marinig yung tumatakbo sa isip ko, sundang lilik. Siguro taasan niyo lang yung vocals ng konti, you know? Kasi ang ganda kasi ng musika eh. Gusto ko lang siyang umangat lang yung boses ng konti. Yung minsan kasi yung monitor natin, dinadaya yung pandinig natin. Kasi nga maririnig mo yung high, yung 'di ba meron tayong low, mid and high. Mas mataas kasi yung high, kaya akala natin okay na yung vocals. Medyo lagyan niyo lang ng konting mid at saka yung low para kahit papaano magkaroon siya ng kapal, thickness at saka tumaas din yung vocals natin. Tuloy natin. Wow. Big props sa artist na to, no? Zundang. Walang tapon yung mga linya niya. Napakaganda, napakalinis, napakaganda ng diction niya. Kung paano niya nilalathala yung sentence, yung ethics ng pagsusulat, inandoon. Siguro old school rapper to. Kasi nakikita mo yung intricacy ng pagsulat niya doon. Umpisahan nga natin, guys. Baka may mahimay tayo. Wow. Ang ganda ng umpisa niya. Yung dating matamis na ubas, yung pala bulok na prutas. Yung dating matamis na ubas, di ba? Yung dating. Dalawang ano yan eh, dalawa kasing meaning ang gusto niyang iparating dito eh. Pero siguro ang lumalabas lang ganito. Yung dating matamis na ubas, yung dati. Dati matamis ka. Yung pala bulok ka na prutas. Pero meron din siyang dalawang meaning. Yung dating niya, yung pagtiningnan mo siya, akala mo matamis siya na ubas, yun pala, bulok na prutas. Kasi sa unang kagat, lumabas ay mapait na katas. Hudas, di ba? Visual yun eh. Visual, yung dating niya, nung nakita ko siya, akala ko matamis siya na ubas. Yung pala, bulok na prutas dahil yung loob mo, ubas, eh isa palang mapait na katas dahil ikaw ay isang hudas. Yun. Tuloy natin dito.
Ang galing ng pagkakagawa, isa rin to sa mga big props dito dahil ang konsepto na ginamit niya prutas eh, mula sa ubas, yung pala bulok na prutas, sa unang kagat lumabas, mapait na katas, hudas, kahit ilang beses ka pa maghugas. Diba? Maghugas, ibig sabihin, yung ubas na yun, kahit hugasan mo ng hugasan siya, hindi nagbabago yung katas nun. Di ka rin nag-iiba sa mga lumabas at nag-aklas yun. Tuloy natin. Ubas version. Wow. Wow. Yun yung sinasabi ko eh, na hindi mo kayang marating. I mean, sa panahon kasi ngayon, guys, ang hirap maghanap sa sitwasyon ni Mr. Ren. Hindi ko na siya tatawagin Balasubas. Respeto na sa pangalang Balasubas dahil si Balasubas isa sa mga lumaban sa pinaglalaban ng Donggalo. Siguro tawagan ko siya nga rin, kung okay lang sa inyo. Si Ren kasi ang hirap na sa kanya para makipag-collab dahil kung nagawa niyang backstabin o try do rin yung sarili niyang kampo na kanyang pinanggalingan, eh mahirap na yon. Mahirap siya makikollab kahit kanino dahil nakakahiya na sumali siya o sumama siya sa mga ganong klase ng mga bagay. Kasi nga, issue nga, diba? Tuloy natin, guys. Ikaw rin, gumawa ng dahilan. Kung bakit tumabang, ano pang sinapakan mo? Gusto mo kasi, gumawa ng bakuran mo. Kaso nga naman pa. Saglit lang, guys, ha? Gawa ka ng bakuran mo. Ang malaking bagay nga yan, gawa ka ng bakuran mo. Mas mukha na mo sa loob. Saan nga natin? Ang galing ng pagkakagawa niyo dahil gusto mo sumakay sa bus. Kasi guys, tandaan ninyo, hindi lahat ng opportunity ay opportunity. Kasi marami kasing nagsasabi, guys, minsan lang kumatok ang oportunidad sa'yo. Oo, minsan lang talaga kumatok ang oportunidad sa'yo. Pero hindi mo alam yung oportunidad minsan na dumarating sa'yo, eh hindi naman talaga oportunidad. Minsan panggulo lang. Diba? Minsan panggulo lang sa buhay mo. Demonyo minsan ang oportunidad. Kasi minsan ginugulo niya yung isip mo. Minsan pinaplanuhan ka na ng Diyos. Pinaplanuhan ka na ng may kapal o sino man makapangyarihan na pinapaniwalaan ninyo para maging successful ka sa buhay ninyo. Pero gusto nang malaman din ang nasa taas kung talagang loyal ka sa successful na binibigay sa'yo. Kasi kung naniniwala ka ba talaga sa proseso na binibigay niya, bibigyan ka niya ng ibang oportunidad, titignan niya kung masisilo ka, china-challenge ka niya, at aminado naman tayo na lahat ng tao, di ba, natutukso. 'Di ba? Kaya nga yung iba sumusugal sila, 'di ba? Umaalis sila sa dati nilang pinanggalingan. Sumusugal sila hanggang sa bumagsak sila, tapos wala na silang nababalikan. 'Yun yung problema ng tao kasi hindi nila na-appreciate ang tinatawag na salitang gratitude. Ang gratitude, guys, yung pagmamahal, guys. Yung pagpapasalamat sa kung ano man yung natamo mo at makontento ka doon hanggang sa lumaki ka. If ever kaya mo na, na-develop mo na yung pagkatao mo, pagiging makatao mo, prinsipyo mo, tas na-develop mo na rin yung respeto mo at pagmamahal, pwede ka nang umalis. Diba? Kasi may i-apply mo na yun dun pag lumisan ka. Magsasabi ka ng okay ka na. Diba? At pag umalis ka, makakatikim ka ng suporta. Hindi yung bigla ka lang natukso ng inaakala mong oportunidad. Diba? Hindi mo alam, china-challenge ka lang pala. Oh. Minsan lang talaga kumatok yung opportunity, pero tayo ang naglalarawan nun. Tayo ang nagbibigay ng label dun kung anong klaseng oportunidad ba yun. Dahil lahat naman talaga, ultimo yung pinapasok mo, ultimo yung kinatatayuan mo ngayon, oportunidad yun eh. Diba? Kung nasan ka ngayon, oportunidad din yun. Diba? Oportunidad yun eh. Kung hindi mo yan na-appreciate, kung wala kang gratitude na yung tinatapakan mo ngayon at pinanggagalingan mo ngayon, kung nasaan ka man ay oportunidad, eh, may problema ka na dun. Diba? Kung hindi mo makita yung sitwasyon mo na nasa oportunidad ka na pala, naghanap ka pa ng iba, kasi nga natukso ka eh. Diba?
Tuloy natin. Di mo alam na si-challenge ka lang pala, challenge ka lang pala ng Diyos. O saan ka ngayon pupulutin? Lahat ng tao ayaw na makipagkausap sa iyo. Lahat ng tao ayaw nang lumapit sa iyo. Lahat ng tao ayaw nang makipag-collab sa iyo. Bakit? Kasi nakita nila yung ugali mo. 'Di ba? Yung mga tao susuportahan ka na lang dahil napamahal sila sa iyo. Pero mahal ka ba talaga nila? O yung ginawa mo lang talaga? Awa na lang ang mararamdaman nila sa'yo. Kasi in reality, sa panahon ngayon, guys, ang mga tao normal, ang mga Pilipino normal na maawain. Diba? Oh. Yun. Problema natin yun eh. Maawain tayo, guys eh. Yun ang problema natin. Tuloy natin dito. Dahil gusto mo na sumakay sa bus, inip, at nasilaw, sa kakarampot, patinaw, malabot si tatan ng araw, respeto din mo na tanaw, maling pananaw, sa buwat ikaw na ikaw. Tung gano'ng nagsipin na ilaw sa iyong pinaan, at aking matili may luminaw. Fax! Ang pukaw, ang iyong kaisipan, hindi ka malinaw. Kung walang pintong nagbukas, sino ka ba? Sino ka ngayon? Ano meron ka ngayon? Eh, hindi ka namin kilala. You know, nagpapasalamat nga pala ako sa mga sa Donggalo. Nagpapasalamat ako sa mga miyembro nito at sa mga bumubuo ng Donggalo ng Sundalo. Kasi guys, hindi niyo ako kilala, pero yung iba sa inyo ina-add ako, you know, tinatawag akong Lodi, you know, parang nire-respeto ako, binibigyan ako ng support. And medyo nakakahiya kasi pakiramdam ko hindi ko siya deserve. Pero ako lang naman yung nagsasabi ng katotohanan at, you know, at pinaglalaban ko lang rin naman yung tama. You know, dahil dyan ako nang galing. Eh. Masakit sa akin na nasasaktan yung mga naging parte ng kabataan ko. Yun ang gusto ko maintindihan ninyo, na nasasaktan ako na may mga ganong klase ng nangyayari. Kaya, I mean, kaya ako nagsasalita. You know, yun yun. Kaya nagpapasalamat ako dahil, you know, yung iba sa inyo, yung iba sa inyo pinapasok pa ako sa group chat, you know, yung iba sa inyo pinupuri pa ako, na pakaramdam ko parang hindi naman ganun kabigat yung ginawa ko. Pero dahil nga sa ginagawa ninyo, maraming salamat, kasi nakakataba ng puso, na appreciate ko at you know, na pakiramdam ko nag-exist ako. Pakiramdam ko may saysay yung ginagawa ko. Maraming salamat, guys. Tuloy natin dito, guys. Baka magkaiyakan pa tayo dito eh! Brr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 r
panahon na ikaw ay pilay makahakbang kasulong. Karir mo mabagal pa sa pagong dati pagkabang pagulong. Hanggang pangalang lukong kong Pakistan yan ang totoo. Gungkong gusto mo pala na mag sakit magsalita naman ni Sundang. Sundang, wag ka na nga magsusulat-sulat. Mag-love letter ka na lang. Doon mo ilagay yung nadarama mo. Yeah, medyo masakit nga sinasabi dito ni Sundang. Nasundang tayo, guys. Nasundang tayo sa likod. Ito natin. Solo, bakit pumasok na tapos sundalo ko no? Ugali na bago noon na sumikat ang loko. Iniwan ang ako, nag-iwan ang bomba. Ang gagaw, sumabog ang guys, kung sincere ka, tandaan nyo palagi, if you're sincere, you have to be loyal. You have to be loyal. Sincere ka nga eh. Sincere ka sa sinasabi mo eh. Diba? Oh. Sincere ka. Sabi mo, dunggalo ka. Ikaw ay ganito, ikaw ay ganito. Sincere ka. Pero wala yung loyalty. Kapatid ng sincerity ang loyalty. Sincere ka dapat sa sinasabi mo. Diba? Pag nagsasabi ka nga sa irog mo eh, mahal kita. Diba? Sincere ka. Diba? Kung mahal mo siya, loyal ka dapat. Yun yung katotohanan dun, guys. Diba? Pag nagsasabi ka, diba? Yun yun. Tuloy natin dito. Pao kay kuya, nag-iwan ang combo. Yan, nakatikip ka, tuloy combo. Wala ka pang karin, naglaho ka na. Hindi mo ka pala muna. Lahat ng mga bumaklas, hindi na sumibo, naging taglagas, lagas, umas. Wala ka nang babalikan, malabo ka nang patingkan. Sino Pakistan? Hindi ka dito ka, wala mas marat. Wow. Dami sinabi ni Sundang. Medyo nahihiya nga ako sa totoo lang yung naglabas ako ng reaction ko. Kasi ang dami nag-request ng reaction ko tungkol kay Subas, diba? Medyo gusto ko nga itanggalin yun dahil nga dun sa sinabi ko, ang daming nag-react, ang daming, ano,
syempre nakakahiya din na hindi ko naman intention na magsalita dahil yun lang naman yung gusto kong sabihin, eh marami naman kasi nagre-request kung anong nararamdaman ko doon. Yun kasi yun guys eh, sa totoo lang. Kaya almost the same yung mga sinasabi ko sa mga sinasabi ng mga taga Donggalo kasi naramdaman nila kung ano yung nararamdaman ko. You know, kaya kung magsabi man sila ng halos kaparehas ng nararamdaman ko, eh pwede kong sabihin. Pero kung may mga impormasyon sila na ano na hindi ko alam, ayun, ayoko na lang banggitin dahil hindi naman ako, wala ako doon. Pero yung mga sinasabi nila halos katugma ng mga sinasabi ko. Tuloy natin. Facts yun na, marami magagaling sa Donggalo na mas pinili na lang muna manahimik. Kasi sa totoo lang, kung hindi nyo napapansin, meron silang sense ng pagbibigayan. You know? Kumbaga, pag nakita nila yung isa na umuusbong, sinusuportahan lang muna nila. Ayaw na lang muna maglabas. Ayaw muna nilang makiano. Parang nagpapakaramdaman sila. Yun yung maganda sa kanila. Pakiramdaman sila. Pag naglabas naman. Yun. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa sa ano. Sa Donggalo. Nakakatuwa silang pagmasdan. Kasi nakikita ko yung paglago nilang muli. You know? Kasi dati, tahimik lang sila, ganun. Eh, nagbabalik sila. Medyo nakakatuwang tingnan. You know? Tuloy natin. Bastos ka sa tingin mo, pero pa bang maniwala sa'yo? Hinayupak ka, sige niya. Ulo biya, paalam sa'yo, pala ko ba? Paalam sa'yo, pala ko ba? Paalam sa'yo, pala ko ba? Putulin ng sedula! Pinitin pala. Wow. Wow. Napakabigat ng sinasabi dito ni Sundang. Napakasakit niya ang sinasabi niya rito. Napakasakit nun. Kaya. Yeah. Ang galing naman na itong taong to, guys. Napabilib ako dito ni Sundang. Napabilib niya ako. Ano, napakagaling na artist na itong taong to. Napakagaling, napakahusay. Napakahusay, napakahusay. Tuloy. Isa ko na to, palo-palo ito na to. Kunang madama mo, at ang manok ko, wala ko dito. Para nagsayo kung paano maturo mga datihan. Steno, isa ko na to, kapiran ng iyong mukha. Hanggang tungo ko para dapat ikay magbigo. Steno, isa ko na to, palo-palo ito na to. Kunang madama mo, at ang manok ko, wala ko dito. Para nagsayo kung paano maturo mga datihan. Nakaya-kaya ka na kapat. Bro, eh mo, umalis ka. I mean, okay lang na umalis ka ng maayos eh. Parang, para silang mafia na pag umalis yung membro nila, kung di, kasi, yung meron kasi mga mafia na pag umalis ka, talagang papatayin ka nila eh. Kasi, ano kay, liability ka, kumbaga, ano ka, problema ka sa kanila, baka magsumbong ka sa polis, o may ganun. Parang ganun yung datingan dito eh. Diba? Umalis ka ng walang paalam, tapos kabastusan pa, tatadtarin ka nila ng problema, tapos para ka ng traitor. Parang ganun nga, parang mafia nga yung datingan nila. Pag umalis ka, para ka ng traitor ka, parang talagang uubusin ka nila eh. Parang ganun yung pakiramdam dun eh. Which is, meron silang karapatan. Hindi dahil isipin ninyo na naiinggit sila, hindi. Meron silang karapatan. Pamilya kasi nila yung naloko eh. Pamilya kasi nila yung naloko.
pamilya nila yung naloko. Kaya may karapatan sila. Tuloy natin yan. Sundang. Marami pang ubas sa loob ng hanay. May sasabihin pa si Lilik, pasok! Nagpaabot ang peking respeto para sa aming basbas. Literal na pinagalan sa sarili ni Ubas umakas sa lakas ng imperyo. Dahil sa sarili niya bitin, lumipad ang mataas sa respas. Kapalang kapati, abot pa kita at wala kang pasahin. Pabawi, kaya bakit nakatahin pababa at ingot na mukha sa sahig. Nandong mamati na mali ka sa ating paglingon. Imbis magpasalamat ko, pamigata naman dapat ngayon na nakilala ka sa iyong sikap. Kung di mo ginamit ang dugalo, nasa ka ngayon. Mastos na wala kang utang na loob. Paano mo nasabi na kilala ka sa sikap mo? Hindi, walang ganun. No man is an island. Hindi mo kaya mag-isa. Lahat ng sikat, lahat ng successful, meron palagi yon sa likod nila. Tandaan ninyo yun. No man is an island. No man is an island. Kahit anong sakripisyo mo, kahit anong hirap mo, kahit anong tiyaga mo, kahit ano pa yung pagtatrabaho mo, pag walang sumusuporta sa'yo, you can never achieve success. Tandaan mo yan. You can never achieve success. You know? Pag walang susuporta sa'yo, lahat nakaharang sa'yo, walang ano sa'yo. Hindi ka, hanapan nyo nga ako ng tao na naging successful nang siya lang mag-isa. Hanapan niyo ako ng ganun. Ultimo mga CEO, meron yun. Mga kumpanya, meron yun. Mga mayaman, meron yun. Diba? Mga bawat kumpanya nila, may trabahador, diba? Oh. No man is an island. Diba? Mga nagtatrabaho para kumita ng pera, diba? Kailangan nila magtrabaho, diba? May pinagkunan, may suportang nakuha. Diba? Oh. Tuloy natin. No man is an island. Kahit anong sikap mo, pag walang gustong sumuporta sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Tuloy natin. Lahat ng mga nangyayaring ito'y di ba di mo inakala? Pagtanggap pa po rin sa'yo na lumapadong ka na miyas. Pagtanong lang pero bakit hirap na hirap ang ipakita? O baka naman na yung plano mo na to si wala pala ng una. Wow. Ay kami nakita sa tulugan pala nalata mo na tapos ka tiis kasta. Di ka mapunta sa iyong makita bago tulog pero halata to dami mo kinaya. Di ka mawala. Wow. Yun yung part na hindi ko nagustuhan eh. Yun eh, na... Ano ka ba? Kasi kailangan guys, maging honest kayo. Isa yan sa mga problema ng mga kalalakihan, hindi tayo honest sa sarili natin. Lahat tayo guilty dun, guys. Sana maging honest tayo sa sarili natin. Kasi pag hindi tayo honest sa sarili natin, babalik sa atin yun eh. Aminado din ako dyan. Lahat tayo, mga kalalakihan. May mga kababaihan din ganun. Tuloy natin. Kaya yung pangalan mo, Balasubas, ay nahako sa pagkatao mo. Sinayang mo respeto at oportunidad na binigay sa'yo ng mga kapatid. Kaya yung bising pagkakaugnay mo sa amin ay amin ang tuluyang pinapatid. Wow. May karapatan sila. Ano, napakaganda ng ano nito ng musika na to. Minor lang naman yung problema, yung sa decibels lang. Pero other than that, napakaganda. Bigyan ko siya ng 10. You know, medyo mabigat nga yung mga sinasabi na lirito dahil sa totoo lang kung ano naman yung naiisip ko, almost the same lang sa kanila. Dahil yun naman yung nararamdaman nila. Normal na pakaramdam ng taong makadama ng ganun. Aside from that,
I mean, na-react ko na kung ano yung gusto kong sabihin kay Subas ng kaligawan. Kasi naligaw siya eh. Subas ng ligaw, kaligawan, naligaw si Subas. Kaya ayoko na lang magsalita, pero base sa mga narinig ko ngayon, pakaramdam ko, muhupa na yung ano kay Subas, pero pakaramdam ko pa rin, nandiyan pa rin siya. Kasi habang nakakarinig tayo ng mga ganito, hindi siya natatapos. Dahil, aminado naman ako, nagbago yung pagtingin ko sa kanya. Kahit ano pang galing mo na artist, kung meron kang ganong pag-uugali. I mean, hindi nga talaga. Okay lang kung ang ugali mo, mapang-asar ka lang, mapang ano ka lang. Pero yung mang-backstab ka, mang-traidor ka, ibang ugali na yun. You know? Okay lang sa akin kung magyabang ka, kaysa ganito, ganito. Yun, ano pa yun eh, mapapatawad pa natin yan. Madali lang naman intindihin yun eh. Pero kung mantatraidor ka, issue yun. Na sana hindi makuha ng mga kabataan natin at ng mga fans mo. Hindi ko alam kung kilala ka ba talaga ng fans mo. Yung mga inahawakan mo, mukhang hindi ka naman talaga kilala. Masasaktan sila kasi habang nakakakinig sila ng ganyan, ang iniisip nila, naiinggit sila sa'yo. Pero hindi nila naiintindihan yun kasi ayaw nilang buksan yung utak nila eh. Natatakot silang harapin yung katotohanan. Yun. Kasi ayaw nilang mag-give up. Nag-invest kasi sila ng emosyon sa'yo. Nag-invest sila ng papuri. Diba? Nag-invest sila ng panahon at sinuportahan ka. Yun yung katotohanan dun. Kaya parang ayaw nilang bawiin. May mga ganun kasi mga tao eh. Na pag nag-invest sila, kaya yung mga tao na yun may problema sa relationship yun eh. Mga mabilis mahirapan sa relationship dahil binigay na nila lahat, hindi nila maiwanan. Dahil binigay na nga nila eh. Diba? Nag-invest sila. Ganun pa man, minsan kailangan natin magkaroon ng lakas ng loob para putulin yung mga hindi maganda sa buhay natin. Ganun pa man, you know, bibigyan ko to ng 10. Galingan nyo guys sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga tao na kapaligid sa inyo. Higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Hindi kasi kayo nagdadasal guys eh, kaya kung ano-ano pumapasok sa isip ninyo, kung ano-ano mga decision ginagawa ninyo. Matuto kayo matakot sa Diyos. Yun, mabibigyan kayo ng kaliwanagan at kalinawan ng pag-iisip. Yun lang pala. Plan motif nga pala ng Good Vibes Pro. Peace.